mga kapatid, in case of emergency, may mga pagkain po na maaari nating gamitin para makontra ang mga toxins o lason na ating nakain. Ito po ang ating mga contra-lason foods na madaling mahanap po kahit sa kusina lamang natin. Isa na po dyan ang brown sugar. Ito po ay may taglay na sustansya na makakatulong po para sa immune system ng pasyente. At the same time, ang tamis po sa asukal kung kayo po ay nagkataon na nag-ELBM na dahil sa hindi magandang nakain natin, titigil po ang paghilab ng inyong tiyan at titigil ang pag-ELBM dahil sa maraming intake ng brown sugar. Ang itlog na puti ay isa rin po sa maaring inumin ng pasyente kung nakakain ng anumang lason or chemical, no? Yung puti ng itlog po ay magko-coat doon sa esophagus hanggang pababa po sa system ng pasyente para yung toxins po ay hindi kumalat doon sa system. Hindi po dapat na pinasusuka ang pasyente na nalason. Hindi po natin dapat ibabalik yung abrasive na chemical na dumaloy doon sa katawan. Kailangan po pababa, no? Kailangan itapon niya ng ating system. Ang pag-inom ng maraming tubig ay malaking tulong po. At ang isa pa na maaasahan po natin sa pagtanggal ng lason ay ang activated charcoal. Pwede po kayong mag-uling ng kahoy kung may panahon pa. At ang nauling na kahoy po ay dikdikin ninyo at saka isasama sa iinumin na maligamgam ng pasyente para po matulungan na ma-neutralize yung toxin sa katawan nito. At kung hindi naman po available ang kahoy, meron kayong tinapay, pwede pong sunugin ang tinapay. At pwede sa oven o pwede po sa inyong lutuan na ginagamit, basta sunugin lamang po yung tinapay at ganun din ang gagawin. Ilalagay po sa mainit-init na tubig at iinumin ito. Yung activated charcoal po ay makakatulong para ma-neutralize ang toxins sa ating system, lalo na po kung maaagapan itong gawin. Samantala, patuloy naman po ang ating healing mission dito sa ating healing garden, sa healing galing, at kasama po natin ang ating mga naturopathic practitioners na sina Nora Palanca ng Healing Galing Angono and Antipolo Outlet. Kasama rin po natin si Karen Disipeda ng Kalamba Outlet at si Che Pagayon ng Delta Building dito po sa Quezon City. Ngayon, habang sila po ay nagkukonsulta sa ating mga pasyente dito sa studio, asikasuhin muna natin ang ating healing katanungan mula po sa ating Facebook. Ang tanong, Dr. E, nakakalason po ba ang panis na kanin? Uy, kung minsan po kasi sumosobra ang aking sinaing. Sayang naman po kasi kung itatapon ko. Si Evelyn Nadal ng Pasig ang nagtatanong po. Swerte naman, Evelyn, hanggang ngayon nakakapag-communicate ka pa sa amin. Ibig sabihin, hindi ka nalason. Yun po, ang palatandaan within 24 hours to 48 hours, pag hindi kayo nagsuka, pag hindi kayo nag-LBM, walang naramdaman na parang tumutusok-tusok sa dila, ibig sabihin, wala naman pong lason. O immediately, kung may naramdaman na lason, di gawin po ninyo yung mga binanggit ko kanina. Samantala, importante, huwag nating panisin ang kanin. At makakatulong po ang paglalagay ng 1 hanggang 2 kutsara ng plain vinegar sa inyong isasaing para hindi po ito mapane sa buong araw na siya ay naluto na, no? At hindi po kayo makakakain ng panis. Samantala, ang ating healing katanungan mula sa email. Hi, Dr. E. Sabi niya, mahilig po kasing mag-lipstick ang misis ko. May mga balita po ako naririnig na nakakalason daw po ang lipstick. Totoo po ba ito? Ang namumroblema po ay si Peter Cruz ng Fairview. Naku, Peter, merong ilang lipstick na hinahaluan nila, no, ng LED para tumagal ang lipstick. Ito yung mga matte finish, kung tawagin, na lipstick na mula sa umaga hanggang hapon ay hindi pa nawawala sa labi ng nagsusuot nito. Pero yung mga lipstick na mas makintab at hindi nagtatagal sa labi, yun, malamang-lamang, walang lead content yun. Usually po kasi, pag organic ang lipstick, ito ay galing sa mga kaliskis ng isda, no, na pinoproseso nila. Pero dahil yung ibang mga nagninegosyo, gusto nila mas matagal ang lipstick dahil marami rin naghahanap nito. So, hinaluan po ng LED ang lipstick. Baka mahalikan ka ng misis mo pag may LED yung kanyang lipstick, ingat lang. Ganito ang gagawin po natin kung gusto nating malaman kung ang lipstick ay may LED content.
pagpunta niyo po sa inyong paboritong pamilihan ng lipstick, magdala po kayo ng gold na singsing. No? Ang singsing po ay pantest ninyo kung may lead content ang lipstick. Kunin po ninyo yung lipstick, ikuskus ninyo sa inyong kamay at sundan ninyo ng pagkuskus ng inyong gold talaga na singsing or hikaw. Pwede rin po ninyong gamitin. Pag nangitim po yung lipstick, ibig sabihin may lead content. So, kung ayaw nyong bilhin at ayaw nyong malason, hindi nyo po dapat itong bilhin, no? Okay, so ingat po. Samantala, dito naman po tayo sa ating hiling halaman. Dahil napapanahon ang pagkalason, alam nyo po ba na ang halamang patchouli or kabling sa Tagalog ay available dito po sa atin sa Pilipinas, sa Luzon, sa Visayas Provinces, at kahit sa Metro Manila, nakakakita po ako ng patchouli or kabling. Sa traditional Chinese medicine, ginagamit po ito sa pagbibigay luna sa mga sipon, sa lagnat, sa pananakit ng ulo, iniinom po ito. Ngayon, kung nauseated ka, kung may lasong nararamdaman, nagsuka ka, nagdiarrhea, may abdominal pains, makakatulong rin po ang paglalaga ng mga dahon ng patchouli at ipainom sa pasyente. May iba rin pong gamit ang patchouli. Actually, sa paggawa ng essential oils, ang patchouli po ay ginagamit sa paggawa ng pabango at saka yung mga cosmetics. Ginagamit po ito dahil sa kanyang fixative agent, no, na taglay na mapapatagal ang amoy ng pabango kung may halo po ng katas ng patchouli. Ito po ay pinoproseso. Samantala, meron din pong dagdag na gamit sa pagkain ang langis ng patchouli sa mga gumagawa ng pagkain, sa gumagawa ng beverages, ay ginagawa po itong ingredient, lalo na sa East Asian countries, sa paggawa po ng incense ay napapakinabangan po nila ang materyales galing sa patchouli. May langis din po na taglay ang patchouli na mataas sa antibacterial properties, kaya nga nakakatulong ito sa mga nalalason. At kung ang problema naman po natin sa bahay ay ang mga insekto, maraming nagliparan sa paligid, pwede po ninyong katasin ang sariwang dahon nito para maamoy ng insekto at aalis po sila, no? Mga insecticide or parang repellent po. Kasama na dyan ang mga ipis, no? Kapag marami po kayong patchouli sa bahay, pero kailangan paaamuyin po ninyo ito, kakatasin nyo ang dahon para maamoy ng mga ipis sa bahay at sila po ay maglalayasan sa inyong lugar, no? Samantala, magbigay po kayo ng palugit na 2 oras, no? Kung gusto naman ninyo na itaboy ang mga lamok sa inyong bahay, tatalab na po ang epekto ng patchouli. Pwede rin itong patuyuin ang mga dahon at magpausok po kayo sa bahay para ang mga lamok na perwisyo ay umalis sa inyong bahay. Samantala, ang isa pa po, kung kayo ay nadapuan ng linta at ayaw umalis sa pagkakakapit, yung katas po na sariwa galing sa dahon ng patchouli ay maaari ninyong ikatas at kusang aalis ang linta. No? At ganun din, sa mga may arthritis, pwede po ninyong dikdikin ang dahon ng patchouli at itapal sa mga affected areas ng pamamaga at napiperwisyo ng arthritis. No? Yung mga nagdidismenorrhea, pwede po na ipainom, no, ang nilagang patchouli para ang dismenorrhea ay malunasan. Sa ugat naman po at sa dahon ng patchouli, maari itong patuyuin, no? Kapag natuyo na po ito, maaring ilaga kung sakasakaling may pasyente sa bahay na hirap umihi, parang papatak-patak ang ihi o parang nakaka-experience po ng UTI, no? At isa pa po sa magandang tulong na maibibigay ng patchouli ay maari itong ipangbanyos, ipangligo sa mga taong namamaga ang kasukasuan. Pwede silang parang nasa bathtub na mainit-init na may kasamang nilagang patchouli para malunasan ang pananakit po ng kanilang katawan. Sa dako ng Malaysia at Japan, alam niyo po ba na ginagamit nilang antidote para sa mga kagat ng ahas, no, at insect bites ang healing powers ng patchouli o ang ating halamang kabling. Samantalang sa Uruguay, kapag ibinabad po sa mainit na tubig ang mga dahon ng patchouli, ay ginagamit ito ng mga taong may nervous
nose problem, no? Yung mga inaatake ng nervyos at yung ugat po nito ay nakakatulong din. Nilalaga nila at ipinapainom para mapayapa po ang medyo nervyosong pasyente nila o inaatake ng kanyang nervyos. And para sa mga bababa, ang platelet count, no? Yung malagkit na bahagi ng dugo, nakakatulong din po ang healing powers ng patchouli o ng kabling. Alright. Samantala mga kapatid, magpapatuloy ang Healing Galing sa TV5. Kung kayo ay may healing katanungan para kay Dr. E, mag-email lang sa healinggaling@ymail.com o mag-post sa Healing Galing official Facebook page. Maaari ring magpadala ng sulat sa Healing Galing Main Office sa 2nd floor, 522 Quirino Highway, near corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. O kaya ay mag-text sa Healing Galing hotline number sa 0921-445-0355. Nais magpasalamat ng Healing Galing sa TV sa kanilang program supporters. Jun Encarnacion Salon, Center for Culinary Arts, MarketingCoach.net. Lukia, masarap sa paa dahil malambot at mabango pa. 100% pure natural rubber. Lukia, ang chinelas ng ligaya. Sugbu Slippers, tunay na matibay at komportable sa paa. Made from 100% pure natural rubber. Sugbu, subok na! May inihanda ang ating wellness chef na hindi makakasama sa ating sikmura. Yan, opo. Kahit na kayo ay naperwisyo ng anumang lason sa tiyan. Opo. Masusugpo ang pagkakalason sa sarap ng healing recipe ni Chef Tristan. Abangan sa pagbabalik ng Healing Galing sa TV5. Healing Galing. Alam niyo po ba mga kapatid na maaring may angking swerte ang mga bahagi ng inyong katawan? Hindi na kailangan na maglagay ng maraming bilog-bilog sa table para salubungin lamang ang Year of the Monkey. Katulad ni Chef Tristan, swerteng-swerte ang baba, kargado ng swerte, no? Mga kapatid, alam niyo po ba na maging ang paggamit ng asin, sibuyas, luya at bawang ay maaari nating maging kasangkapan sa paghahanap ng swerte. Fufungsuyin po natin yan sa Healing Galing sa TV5 sa darating na linggo, alas 7:30 ng umaga.